Hi guys! Welcome back for another video. At kung first time mo pa lang dito, ako nga po pala si BricsTV. Gumagawa ako ng mga tutorial and tech vlogs. So kung gusto mo ng mga ganyang content, ay hinihingi ko ang iyong suporta na i-subscribe itong ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para magiging updated ka pa sa mga future uploads natin. So guys, no, finally, nakapag-vlog na rin tayo sa sobrang busy at sa daming ganap ko ngayon sa buhay. Really, but then, anyways, no, into this video is tuturuan ko kayo kung paano mag-change ng mga username sa inyong mga prepaid Wi-Fi. So I know na hindi na to bago at marami nang nakakaalam nito. But then, may nagtanong kasi sa akin kung paano siya gawin. Kaya ito, sasagutin ko siya through this video. Pero bago yan guys, ay shoutouts muna tayo. So shoutout kay Natalie Yuzon at kay Kiana Camilon. So maraming salamat guys sa inyong suporta. So tara, simulan na natin to. So first is pumunta tayo sa Google Chrome and i-browse natin yung kanyang IP address, which is 192.168.8.1 na tong sa akin guys, kasi open line na to, pero para doon sa mga hindi pa open line and especially doon sa mga Globe at Home prepaid Wi-Fi is 192.168.254.254 yung sa kanila. And sa Smart naman is I think 192.168.1.1, I think, I'm not sure. And then click natin tong arrow and click natin tong web page, and after nating makapasok dito sa dashboard guys is click natin tong login and enter naman natin yung username and password. So yung default username and password is makikita ninyo yan sa likod ng modem or sa bandang ibaba ng modem ninyo. And click natin tong login. Pagkatapos guys is pumunta kayo sa pinaka settings ng modem ninyo. Ayan, click natin tong settings and click ninyo itong WLAN. So zoom lang natin. Ayan. And under WLAN, click WLAN basic settings. So ayun guys, dito makikita nyo na yung name ng Wi-Fi or ng modem ninyo. So dito sa SSID, ito yung latest na pangalan or pinangalan ko sa modem ko, which is no internet security mode and WLAN key. So dito sa SSID guys, ito yung i-change ninyo kung sakaling gusto nyo mag-change ng Wi-Fi name ninyo. So for example, no internet, gagawin ko siyang BricsTV. Ayan. And then at the same guys, sa password, kung gusto nyo siyang i-change, click nyo lang itong WLAN key ito and pwede nyo siyang i-change sa kahit anong password yung gusto ninyo. So pagkatapos ninyo ma-change yung SSID or ng Wi-Fi modem ninyo, i-click nyo lang itong apply. Ayan. Note, success. So ibig sabihin guys is napalitan nyo na yung Wi-Fi name ninyo. So titingnan natin siya guys dito sa Wi-Fi settings. So ayan, naging BricsTV na siya. And note guys, after ninyong ma-change yung SSID or yung Wi-Fi name ninyo, is magde-disconnect siya and kailangan nyo lang siya ulit i-connect at i-enter ninyo yung password ulit. So ayun guys, no, that's it lang for this video. Ganun lang siya kasimple. And if you like this video, give this video a thumbs up and don't forget to share, comment and subscribe and click the notification bell para magiging updated ka pa sa mga future uploads natin. So guys, it's me again, Bricks. See you in my next video and thank you for watching. Peace out!